Mga kapatid, andito na ako sa kapamilya. Oh, yun, dito. Mismo! Di ba? Magsama-sama na tayo para lalong lumakas ang ating puwersa. Kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa mga plano, hanggang sa February 2022 na lamang mapapanood ang mga programa ni Raffy Tulfo sa TV5. Ito ay dahil sa kanyang balak na pagkandidato para sa eleksyong gaganapin sa May 9, 2022. Pinatotohanan ng isang insider na nakipag-usap na si Raffy sa TV5 management. Tatlo ang kasalukuyang programa ni Raffy sa TV5. Ang newscast na Frontline Pilipinas at ang mga public service program na Idol in Action at Wanted. Ayon sa source, naghahanap o nag-iisip si Raffy ng paraan para manatili sa telebisyon ang isa sa kanyang tatlong programa habang wala siya at abala sa pangangampanya. Nakasaad sa Omnibus Election Code of the Philippines ang pagbabawal sa mga kandidatong mapanood sa telebisyon kapag nakapaghain na sila ng Certificate of Candidacy. Mula October 1, 2021 hanggang October 8, 2021. May lumulutang na balitang maaaring si Raffy ang maging vice-presidente ni Senator Manny Pacquiao ng PDP laban sa presidential bid nito. May mga nagsasabi ring kakandidatong senador ang popular broadcast journalist. Pero hindi pa ibinabahagi ni Raffy sa publiko ang kanyang mga plano. Si Raffy ang isa sa mga guest performer sa live telecast ng ASAP Natin To kahapon, September 19. Kasama si Nanina at Shasha Padilla, inawit ni Raffy sa kauna-unahan nitong guesting sa ASAP ang Kung Kailangan Mo Ako. Para sa kanyang mga supporter, ang Kung Kailangan Mo Ako ay isang kantang pahiwatig ng nalalapit na pagsabak niya sa mundo ng politika. Palaban, matapang, at walang kinatatakutan ang public image ni Raffy. Pero lumitaw sa guesting niya sa ASAP ang kanyang pagiging mahiyain na hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Shasha. Parang may pagkashay pala kayo dahil kanina pa kami tumitingin para mag-interact sa inyo, sabi ni Shasha. Halata ang kabang nararamdaman ni Raffy habang kumakanta dahil nakatutok lamang ang kanyang mga mata sa lyrics na binabasa niya mula sa teleprompter at parang natatakot siyang magkamali. Overwhelming para kay Raffy ang guesting nito sa ASAP. Dahil hindi sanay, nakakatawa ang biglang pagtalikod niya matapos ang interview sa kanya ni Shasha at Gary Valenciano. Hinabol at tinawag ni Gary na idol si Raffy, na nagmamadaling umalis sa entablado para bumalik sa backstage. Hanggang dito na lang muna mga kachikahan. Totoo at pinakabagong chikahan ba ang hanap mo? Mag-subscribe na sa aking channel para updated ka sa mga bago kong videos. Maraming salamat!